Okay, pag-usapan natin yung pagkakaiba nitong dalawang machines natin. Meron tayong one funnel. One funnel, isang imbudo lang. Tsaka meron tayong dalawang funnels. Dalawang imbudo. So, una-una, dito muna tayo sa two funnels. Dito sa two funnels, meron siyang grinder dito sa right side. Itong portion na to. Grinder yan. And then, dito naman sa left side, ang rice milling machine, no? Dito sa two funnels na to, meron siyang extra part na wala dito. So, yun yung blower. Nasa ilalim ng rice milling machine, yung blower na bumubuga ng ipa na ginigiling natin dito sa rice milling, no? Bali, pag dumaan yung ipa, yung balat ng palay dito sa blower, ibubuga niya ng palabas na medyo rough. Hindi pa siya ganun kapino, no? Dahil, actually, blower lang yun, no? Hindi siya grinder. O, kaya ako sinasabing grinder dahil dito naman sa one funnel, okay, tinanggal yung blower dito sa ilalim. Ang ipinalit mismo, itong grinder nilagay dito. Exactly, pareho lang yan na grinder, no? So, tinanggal na yung blower. So, ibig sabihin, lesser parts, lesser maintenance, no? Okay, pag nagpalay, lalabas ang bigas. Dito dadaan yung balat. Umiikot din to, no? Ang nakalagay dito, mga blades, mga claws, no? Yung mga pang-crush. So, nag-iikutan yan. So, paglabas ng ipa, medyo pino na, no? Paglabas niya, pino na. So, yun ang kaibahan nito. Okay, bali, ito ay nawala yung blower. Dito may blower. And then, ang advantage naman nito, bukod sa dalawa yung embudo niya, meron pa siyang tray. So, dito sa tray, ay merong opening dito na pwede mong isalang dito yung malalaking butil o malalaking like for example mga turmeric, no, luya, basta lahat ng dried grains and seeds or yung mga crops, no. So advantage nito dahil malaki ang butas nitong tray nito, no. So dito naman ay pwede mo rin gilingin yon, pero kailangan mo muna durugin, medyo durugin mo lang na magkasya dito sa butas. Siguro mga 1.5 o 1¾ inch yung diameter nito. So, ganun lang kalaki yung butas. And then, so may kanya-kanya silang advantage. Meron ding weakness, no? Bali kasi dito, one time mo lang siya gigilingin yung palay paglabas ng ipa ay pino na. So, isang beses mo lang siya ginamit dahil kadalasan ginagamit yung ipa pang pagkain ng hayop, no? And then, dito naman, dahil sa medyo magaspang pa yung ipa or yung darak, isasalang uli nila yan dito para maging pino. So, bali, another run uli ng machine para maging pino siya. So, yun ang pagkakaiba niya. May advantage din. At merong kaunting disadvantage. So, kung meron kayong katanungan, mag-message lang kayo sa amin, Simple Machines PH. Maraming salamat po.